Magandang araw sa ating lahat mga bossing. So, quick tutorial muna tayo for today's video. Wow! Lahat na ba naka-turn on ang professional mode ng inyong mga Facebook account? If yes, then this video is really for you. Kaya, just keep on watching! Paano nga ba i-filter ang tag and post sa ating mga timeline? Una, syempre dapat hawak mo ang iyong cellphone. Naka-lock-in na ang Facebook account mo at punta ka na dito. And then, sundan mo na ang mga steps na to. Now, click mo na ang profile picture mo sa bandang itaas. So, before tayo mag-continue, baka pwede mo naman akong i-follow para naman madagdagan na ang mga followers ko. Joke! Thank you so much! Sana all. At kapag nakita mo na ang tatlong toldok sa tabi ng C-dashboard, click mo na agad yan para hindi ka na maunahan pa ng iba. Char! Sana. At after mo mapindot yung tatlong toldok sa bandang gitna, ay makikita mo na itong profile settings. Meron dyan edit, account status, at dyan mo makikita kung normal pa ang tibok ng puso mo sa kanya. At meron din dyang view as para makita mo kung kayo pa ba o meron na siyang iba. Click mo naman dyan itong profile and tagging settings at lalabas to. Pero focus lang tayo dun sa pinaka ibaba. Oh, iba na naman ang iniisip mong ibaba. Dun tayo sa reviewing. Cool. Kailangan yung dalawang yan ay parehong naka-on para yung mga post ng iba hindi naman basta-bastang kakalat sa timeline mo nang walang permission galing sa'yo. Kasi nga baka naka-public ang account mo ay pwede kang itag ng kahit na sino, pero kung naka-turn on to, you have nothing to worry kasi sa'yo pa rin siya, okay? What? O siya, kayo na ang bahala magbasa dyan kasi madami-dami ding basahin yan. Basta ang dalawang yan ay naka-turn on. Total, naka-turn on naman na yung dalawang yan. Balik na tayo dito sa profile setting. At dyan ay makikita mo rin ang search button, pero wag mo nang gamitin yan, baka maghanap ka pa ng iba. What? Joke. So, dahil naka-turn on naman na yung tagging settings at may mga panahong hindi mo na-check yung notifications mo, so you have nothing to worry kasi pwede mo namang ma-review ang post and tags dito. At ikaw na ang bahala kung i-hide or i-add to timeline mo ang mga post na yan. Sana ay may natutunan kayo sa videong to. Follow and share for more nonsense tutorial. Thank you so much, mga bossing. Bye-bye!